teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Kamusta kayo during the weekend? Friday, Saturday, and Sunday? Nakapagpahinga ho ba kayo? Diyos ko, napakasarap mag-unat-unat. Ano, ang sarap mag-extend ng tulog kasi nakakatabad ang panahon. Malamig. Malamig ang panahon pero mainit ang mga issues at mainit ang mga balita na nangyari over the weekend at ngayon. Magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, Maud Ilagan. Kasama po ang hindi natin makakasama. Siyempre, wala. At medyo nagpaalam sa atin ang aking kapartner, si Ray Senor Pacheco. Nag-iisa po tayo ngayon, Maud Ilagan, sa programang Teka Teka over DWIC 882. At siyempre marami tayong pag-uusapan, ha? Unang-una, may babala yung World Health Organization, WHO. This Christmas, makinig kayo, lahat ng mga se-celebrate ang Pasko, magkakaroon ng family reunion o kaya naman reunion ng kanyang klase ng mga kaibigan. Unless, sabi ng WHO, it is really necessary, ha? Stay at home pa rin, sa bahay pa rin po tayo kung talagang kinakailangan lamang po talaga na lalabas tayo, lumabas tayo. Pero kung lalabas lang tayo dahil tayo'y makikikain, makikipasko, makikipagchismisan, wag na. Let us celebrate Christmas online, mag-shop online, family reunion online, and eat online. Online na lang tayong lahat. Yan ang sinasabi ng World Health Organization. Sapagkat nagbabala sa lahat na kahit man may lalabas na bakuna, sabi ng WHO, huwag maging kampante tayong lahat. Mga ginigiliw po naming tagapakinig, mga kababayan namin, mga kaibigan, huwag kayong maging kampante at manatiling maingat at sundin ang mga health protocols laban sa COVID-19. Pag-uusapan po natin mamaya yan at i-expound po natin yung topic na yan. Isang maganda pa, related to that, ito palang COVAX, kung tawagin, COVAX Global Vaccines Program, ay talagang sinisiguro nito yung equitable distribution ng mga bakuna na ang miyembro nito ngayong COVAX na ito ay binubuo ng 189 na mga bansa, 189 countries worldwide already joined the COVAX Global Vaccines Program. Ayunin kasi dito na at least 20% ng populasyon ng bawat bansa ay magkaroon at maturukan ng bakuna at uunahin ng COVAX Global Vaccines Program yung mga tinatawag na high risk group. Ano ho yun? Health workers and those who are over 65 years old. At meron ho tayo, ikatlo, na pag-uusapan natin, meron ho tayong bagong pandemya ngayon. Naku, problema na naman to. Ito po yung baboy problem. Ha? Engineer, napakinggan mo na ba itong baboy problem? Sapagkat merong other viral epidemic na nangyayari ngayon. May kakaibang viral epidemic at ito ang ASF o yung African Swine Fever na nagsimulang magkaroon ng problema tayo even before dumating ang COVID-19 pandemic sa bansa. Ang African Swine Fever o ang ASF ay nandito na noon pang 2019 September. Pero, nako, ang dami ho. Alam niyo ho ba na mayroon ng 400,000 na mga baboy ang kinatay? Iyak na baboy. So kinatay or culled, no? Or culled nationwide upang maiwasan ang pagkakalat at paglaki ng tinatawag po natin problema sa African Swine Fever or AFS. Ayon po ito sa Bureau of Animal Industry na makakausap po natin mamayang hapon. Maya-maya lamang sa ating palatuntunan sa first part ng ating programa. Okay, so tuloy-tuloy po tayo ng ating mga pag-uusapan ngayon. At dahil kanina nabanggit natin ang online, ano, di ba? Abay, meron pong babala ang Philippine National Police, no, ang PNP, na medyo mag-iingat po tayo doon sa mga shopping na ginagawa po natin online. Sapagkat one of these days yata na
napag-usapan na rin natin to, naging topic na rin. So we're trying to get in touch with the PNP spokes, si Police General Ildebrandi Usana. Siya po ngayon ang bagong tagapagsalita ng Philippine National Police, sapagkat nais nating maliwanagan, meron na ho kaya ba silang minomonitor, may nahuli na sila at nagkaroon po ng babala ang PNP kaugnay dito sa mga online shopping na yan, no? So maraming modus operandi, kasi sa hirap ng buhay ngayon, alam nyo naman, ang mga Pilipino kung minsan talagang very creative, very innovative kapag ka ganitong sitwasyon. Mahirap na nga ang buhay, yung mga lalong-lalo na yung mga tamad magtrabaho at gusto lang kumita doon sa paghihirap ng ibang tao. Kaya andyan yung nandoloko at they take advantage of yan, yung pangangailangan, sapagkat maraming tao na ayaw na lang lumabas. Yung mga bumibili ng pagkain, mag-online ka na lang. Yung mga bumibili ng kanilang kagamitan sa bahay, mag-online ka na lang, no? And so many other things. Pero mag-ingat po tayo sa paggamit natin. For example, yung mga quality, baka yung binayaran natin hindi naman tama doon sa diniliver sa atin sa bahay. Kaya tamang-tama lang na yan ang pag-uusapan po natin ngayong hapon. Okay? So habang iniintay po natin na makausap natin ang komunikasyon na magbukas kay Police Brigadier General Ildebrandi Usana, dais ko na munang i-expound itong pinag-usapan ko kanina at yung babala ng World Health Organization, no? Sapagkat number one, sinasabi nga nila na kung hindi rin naman necessary, huwag ka nang lumabas. Okay? At itong pagdiriwang ng Pasko na ito, let us not take advantage para magkita-kita yung mga kaibigan. Hindi po excuse ang kapaskuhan para tayo magkita-kita. Di ba? Para tayo ay magsama-sama. Kung hindi, mas lalo pa tayong dapat na mag-ingat. Lalong-lalo na kung kaibigan mo, pinatuloy mo sa bahay, pinakain mo, in-entertain mo, nagbatian. Ha? O kaya ang kamag-anak mo, hindi mo alam kung saan galing. Kaya medyo mahirap. Kaya ang babala po dito, dapat observe pa rin yung mga protocols laban sa COVID-19. Dahil, bakit? Sinasabi po ito ng WHO. Dahil ang mga healthcare systems natin, especially in NCR, still may mga ospital pa rin po tayo in full capacity. Ibig sabihin, puno pa rin sila dahil sa mga pasyente dun sa COVID-19. So, hindi naman lahat ng tinatawag ho natin lahat ng kama sa ospital, no? Para sa COVID. Paano ho yung may ibang mga sakit? May sakit sa puso, may diabetes, may cancer. Kailangan mag-allocate din ang ospital doon. Kaya medyo sinasabi nila na meron na pong in full capacity, no, sa mga pasyente ng COVID-19. At yan ang babala at ang sinabi ng World Health Organization that there is a growing perception, no, that the pandemic is over. Hindi pa ho tapos. May perception sa labas dahil marami ng tao at unti-unting binubuksan ang ekonomiya, binubuksan ang mga negosyo, in the same manner, yun ho mga trabaho ay yung mga workers, dumarami na ngayon, bumabalik na, baka akala natin tapos na yung pandemic, tapos na po yung COVID-19, hindi pa po. Yun ang growing perception at yun ang paalala, mahigpit na paalala ng WHO. So, yung progress on vaccines, yes, sabi nila, pwede ito, can give us a lift. Makakapagbigay sa atin ng pag-asa ito at muli, makakabangon tayo. But, sabi nila, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang laban. Yung pandemic ay matagal pa. Matagal pa itong laban na to. Still had a long way to run, but yung hospitals are over capacity. And truth is, many places are still in high transmission. Kaya ito, huwag po sana tayong makakalimot. Nagpapaalaala ang World Health Organization, ang Department of Health, ang ating pamahalaan na hindi pa tapos ang laban. Sapagkat, alam nyo kung tatanungin ninyo kung ilan na yung apektadong mga tao sa buong mundo, simula ng pumutok at simula ng magkaroon problema sa COVID-19, sa pandemyang ito, 65 million people na po. 65 milyong mga katao have been infected globally.
pandemic ng COVID-19, and of that figures 1.5 million ang namatay. Nasawi. Oh, yan. Talagang Diyos ko po. Anyway, so tutuloy ho natin ito sapagkat nasa linya na po ng ating komunikasyon si Brigadier General Ildebrandi Usana na siya pong tagapagsalita ng Philippine National Police or PNP. Hi Jen, magandang hapon po and welcome to the program Teka Teka sa DWIC. Mon Ilagan po ito, Jen. Good afternoon din po sa inyo, sir. Sa inyo po mga tagapakinig, magandang hapon din po. Magandang hapon po. Oho. So, unang-una ho siguro bago dun sa ating topic dun sa online is kamusta po ang ginagawang paghahanda ngayon ng PNP sapagkat nalalapit na po ang Kapaskuhan. General. Well, dati naman na po na talagang naging visible at busy ang ating mga kapulisan lalo na lumalapit po ang pag-celebrate ng Christmas. Medyo naiipa nga lang po ito kasi we put premium on the health of our people, especially pagdating po dito sa usapin ng COVID-19. At nakikita po natin na pagdating po sa mga ganitong bagay, susundin po ng ating mga kapulisan yung ipinatutupad na minimum health standards ng Department of Health. So, ibig sabihin, magiging busy din. And this is the first time na magse-celebrate ang Pilipinas. Hindi lang ang Pilipinas, no, Jen, kundi yung talagang buong mundo na meron tayong pandemic na magpapatupad ng mga health protocols. Parang mahirap na responsibilidad din on the part of the PNP kasi magsasaway ho kayo, hindi ho ba? And, kailangan hong i-disperse, no? Totoo po yan, sir. At alam naman po natin, ang Pilipino talaga ay napakasayang tao. Kaya gusto niya ho, i-celebrate to the fullest ang Christmas. Ito po yung pagkakataon na gusto po nilang pumunta sa iba-ibang lugar, makasama ang mga mahal nila sa buhay, at magkaroon ng fulfillment yung kanilang happiness by way of doing a lot of things like merrymaking, reunion, papunta sa mga malls, at saka Changi. Ito po yung most likely magkakaroon talaga ng pagbabago dahil alam naman po natin laganap pa rin po ang COVID-19. Probably yung maaring nakakahalubilo mo sa labas ay third year nitong pandemic or virus mismo, no? At ayon naman po natin na ang mga pulis ay maging pabaya sa mga ganitong pamamaraan. Kaya bukod sa visibility, mayroon po silang mga itinatagawa sa ngayon. Bukod sa placard, meron pong recorita. Nagkakaroon sila ng mga announcements sa anumang paraan. Ginagamit po nila ang megaphone at lumalakad sila from one place to another. Meron po kami tinatawag na social distancing patrollers. Ito pong patrollers pong ito ay may tangan-tangan po na nightstick o yung yantok. At ito po ang isang paraan para masukat ang distansya ng bawat isa. Yung nga lang po, kapag merong mga pasaway ng mga tao at susubukan ng ang pasensya ng mga pulis, ay maaring magkaroon po ng problema eventually. Dahil inaasahan po ng mga mamayan na ang mga pulis ay mahusay sa pag-observe ng human rights. Ganang amin naman po, inihikayat din namin po na bukod sa pagrespeto sa human rights, sila rin po ay magsakripisyo. Kung pwede, huwag na lang silang lumabas ng bahay para maging mabuti at madali para sa pulis, kapulisan pa pang mga ahensya ng gobyerno na may patupad yung minimum health standard sa mga mamamayan po. Exactly. Yun din ang sinasabi ko kanina. Sabi nga ng the World Health Organization General na kung wala naman, if it's not really necessary, kahit na Christmas, wag nang lumabas, stay at home, no? And avoid na muna yung mga reunions, no? But anyway, napansin ko lang, parang double purpose ho pala yung stick, no? Pwedeng pang social distancing. At pagka medyo may makulit-kulit yan, pwede na ho yata ipambambo ng mga pulis doon sa mga makukulit, ano, General? Opo, alam niyo ho yung mga unang panahon, ang mga pulis ho talaga natin ay ang daladala ay patuta. Kasi ito po ay in place of yung paams. Kasi alam naman natin, ang paam ay part ng uniforme. Pero hinikayat ng ating liderato ng PNP, si Police General de Polsinas, na gamitin ng yantok para ito po ay paraan na hindi makakahawakan ang mga pulis at mga taong pasaway. At kung sakali man magkaroon ng
kumbaga na-caution o nakita ng mga pulis na mga mamamayan ay dikit-dikit na itong yantok po ang maghihiwa-hiwalay sa kanila. Ho. Yes. Uh-huh. Siyempre, dahil hindi na po ito may tuturing na supposedly sa ganung paraan makikita ng mga mamamayan na baka may coercive condition na ang mga pulis at pinipresa silang gawin ang bagay na hindi naayon sa batas, baka magkaroon po ng repercussion. Pero pinatutupad lang po ng mga kapulisan natin kung ano po nararapat para sa kanilang kalusugan po. Yes. Uh-huh. Jen, yun hong ano, of course, ang recommendation ng 17 Metro Manila mayors, yun hong mga minors, they are not allowed to go inside the mall, no? Para mag-shopping, mag-window shopping, etc. Kung kayo ho ay may nahuli, halimbawa ang PNP, no? So, I think kasama ho doon, hindi mismo yun ho menor de edad ang magkakaroon ng problema, kundi yung parents. Tama po ba, Jen? So, ano hong gagawin? Sasampahan ho ba ng demanda, etc. o reklamo ang parents nung batang nahuli sa mall, menor de edad na pakalat-kalat doon? Alam niyo po, itong Christmas hanggat Mario, sana yung pagkakaunawaan mamaya niyo, no? Opo. At pagbibigayan. Yung pagbibigay ng polis, isa po yun yung pwedeng warning na lang o kaya bigyan ng paalala ang mga parents na hanggat maaari ang mga anak ko nila dahil looking forward na ma-experience ng Christmas, eh hindi po kaya-aya na nakikita sa kalye at sa malls, no? Uh-huh. So, yung kailangan pagsabihan ng mga mamayan, na mga adults in particular, wag na sila magsama ng mga bata, siguro naman makikinig naman sila dyan at uuwi na rin sila right away. Yes. Pero kung meron po talagang mga pasaway, hindi pa rin, opo, hindi pa rin talaga umalik, mm-hmm. eh pwede po silang patawan ng karampatang ordinansya at merong pong fine yan at either sila magbabayad po sila sa gobyerno because of that. Aha. Uh-huh. So depende po yun kung ano yung mga itinakdang mga penalty o kaparusahan ng isang local government unit, no, batay dun sa ordinansa. That's right. Uh-huh. So yun po. Post lang naman po ito ng kapulisan po that's natin. That's it. Uh-huh. So that's very clear on that. Thank you, General. Now, going back, dun sana sa ano, mukhang marami rin ho yata, nagbabala po ang Philippine National Police dun sa mga mahilig mag-online shopping. Yes, sir. Uh-huh. Actually, ano ho ba ang babala po nyo rito? Mm-hmm. Go ahead po. Okay. Yung iba nga daw po, eh, imbis na nga na lumabas, gusto na lang daw mag-online shopping. Uh-huh. Pero alam naman po natin, meron pa rin mga enterprising yet unscrupulous individual na gustong manloko sa mga kapwa nila. Uh-huh. At inintayat po natin ng ating mga mamayan, be very careful dealing with online shopping. Uh-huh. Kasi merong mga instances, ginagamit din ito ng mga hindi magagandang o mga masasamang kalooban at ayaw po nila na maaaring sila ay ma-trace din ng mga authorities. Pero ang kahirapan po talaga sa online shopping, hindi po kilala kung sino yung kausap, no? Opo. So, we advise na yung mga mamayan to be very cautious sa mga ganitong online shopping. Mas mabuti na lang po kung meron mga well-meaning at kilala po talaga na online shopping application at dun po sila makipag-usap. However, that is not absolute kasi nga sinasabi ko natin marami talaga may mga magagaling pagdating sa mga ganitong transaction. We suggest na kung meron pong makakilala ang mga tao, pa-verify ho sa DTI o kung sino pa man na pwede ho nilang makontakt sa ayon siya ng gobyerno, pati na rin sa anti-cyber crime group ng TNT uh-huh. upang mabigyan something kung talagang sila po legitimately providing business opportunities or yung mga pinipenta ng mga shopping items po para sa mga mamamayan po. Uh-huh. Meron ho ba kayo nakukuhang report kung bakit ho ninyo naging campaign ito o bakit naging trabaho na rin po ito ng PNP? Of course, alam natin may anti-cyber crime, no? So, may mga iba't ibang reports na ho ba kayong nakukuha from the consumers or from the consuming public? Jen? If we have to go back dun po sa mga instances where complaints have been leveled to the police, countless times na po talaga na nangyari yung mga pambibiktima. Mm-hmm. Kaya nga parang medyo nagtataka din kami dahil nga sa mga experiences ng mga complainant, meron pa rin ho talaga na gustong makipag-usap sa mga ganyang online shopping, no? Uh-huh. So, we suggest ho to be extra careful sa mga ganito. No? Kasi at the end of the day, kapag naupo to na usually po kung dapat matindi si
cash on delivery at tignan ho nila mabuti kung ano yung items na tinideliver. Uh-huh. Pero there are times po yung courier, wala naman po silang idea kung ano yung laman mismo ng itinideliver. Yes. But there was a time, naging suspicious din yung courier. Nakita niya baka may hindi magandang laman yung pong itideliver niya. Yung isa po doon, droga ho ang laman. Kaya itinisekta po ito sa mga authorities. Uh-huh. Kaya isa po yun sa pag-iingat na kailangan natin gawin ho dahil pati yung courier magkakaroon din ng problema by way of getting involved in this kind of operations po. Aha, kasi pagka yung courier doon, hindi naman niya pakikailaman yan. Iutusan lang siya para mag-deliver doon sa receiver eh. So that's hindi right niya pala yung alam niya, yung palang bit-bit niya, Jen, droga na po laman. Ito ba naniniwala kayo may sindikato sa ganito, Jen? May na-monitor ho kayo may sindikato sa ganito? Kung meron man pong mga sindikato, ito po ay mga kaparaanan ng mga mahusay sa mga ganitong klaseng operations. Mm. Bagamat nag-evolve kasi ang crimes po ngayon, they are using the social media, pati yung mga online setting, and we hope na our people should also be made aware pagdating po sa mga ganitong klaseng krimen. And our authorities naman are ready and willing to provide them the services that they need. Mm-hmm. Ang kailangan lang po talaga, be very vigilant because napoproliferate po yung mga ganitong kaso na umaakyat po sa level ng PNP po. Right. Oho. Okay. Just one last, Jen. Oh, alam ko busy kayo at marami ho kayong trabaho at kakausapin. So, pagka nagganitong nalalapit ang Kapaskuhan o mga holidays, so tumataas ho yung krimen o tumataas ho yung mga reports tungkol sa akyat bahay. So, ano hong report nyo ngayon dito? Over the last several months yung nagkaroon ng pandemic, talagang bumaba po in general compared to last year. Mm-hmm. However, if we look at the crime trend mula ng March hanggang November, meron po na unti-unting umaakyat na naman po yung ating crime trend, no? Lalo na sa in-focus crime, which include po yung robbery and theft. Yeah, if that's the case, nakikita po natin yung relevant nung Christmas time pagdating po sa intention ng mga criminally minded to commit violations of law. And therefore, kailangan po ng mas masintinang pag-iingat ang mga mamayan. Although ang ating mga police naman nagpapatrolya, they are more visible than previously na nagkakaroon sila ng checkpoint, pati yung mga pagpapatrolya. Mm-hmm. But during Christmas, kailangan po talaga masintinan ang ating pagmamanman sa mga tao na hindi natin kilala, lalo na sa mga areas na posibleng na iiwanan natin dahil madalas po nasa labas ang mga mamamayan. So kailangan po isarado po mabuti o ipaubaya sa kapitbahay kung ito po ay maiiwan nila, no? Mm-hmm. But at the end of the day, kailangan po talaga we have to do some policing ourselves. We have to also connect ourselves with the police authorities kapag sila po ay nagpapatrolya. Sabihan lang po kung merong mga nakikita silang hindi magandang sitwasyon para mabigyang action po agad ng ating mga kapatid po. Ayun. Okay. So, well said, no? General, thank you very much. Wala ho bang walang pa-Christmas si PNP Chief Debol Sinas? Wala hong Christmas party? Wala po. Kasi ho, sinabi niya na po yan siguro 2 weeks ago, wala pong Christmas party ang PNP. Mm-hmm. Wala din pong break, wala pong holiday ang ating kapulisan. It is also during this period of time na talagang dedicated po ang mga pulis para masigurado po ang mga mamayan makapag-celebrate kahit na medyo may sacrifice ng konti. Para ang Christmas spirit ay sadyat po talaga nating maranatan po. I see. Okay, well said. Maraming salamat po mga kaibigan na Police Brigadier General Ildebrandi Usana. Siya po ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Thank you very much, sir. Maraming salamat po. Sir. Thank you for joining us. Okay. So, ayan. Medyo talaga maraming trabaho ang ating kapalusan pagka ganitong mga holidays, pag nitong magpapasko. Sapagkat unang-una, dahil nga nagkaroon ng pandemic, marami nang sara, maraming nawalan ng trabaho. At pagka ganyang walang pambili ng pagkain, walang pambili ng gamot, and everything, kung minsan, sa mga kababayan natin, iba yung naiisip, di ba?
na parang walang alam na trabaho, walang pagkakakitaan, baka kung saan-saan mapunta. Kaya medyo maraming trabaho ang ating kapulisan sa pagmomonitor ng mga menor de edad, yung mga papasok sa malls. Tandaan nyo yan, ha? Hindi yung menor de edad, hindi yung bata ang paparusahan, ang magkakaroon ng problema, kundi yung mga magulang batay sa ordinansa na ginawa ng mga local government units. Pangalawa, ang sinabi niya, talagang mag-ingat po tayo doon sa mga maraming manloloko doon sa shopping online. Tignan natin yung quality, no? Baka mamaya yung kurye na ginamit, droga na nga pala yun. Hala, nagkaroon tayo ng problema tungkol dyan sa ano na yan. Kaya yun ang paalala ng ating mga kapulisan. Oras natin, alas 5:04 ng hapon, babalik po ang inyong lingkod. Makaraan ang ilang paalala. Teka, alas 4:30 na. BWIG. Teka, alas 4:30 na. Namimiss ko na yung apo ko na yan. Teka, 4:30 na. Okay, salamat Rami and welcome to the program. Teka, sa ikalawang bahagi po natin ngayong araw ng Lunes. Today is December 7. Kamusta kayo? Aba, talagang tuloy na tuloy yung Pasko kahit merong pandemya, di ba? Yung spirit of Christmas, hindi naman lahat ito, kundi family reunion . The spirit of Christmas is that forgiveness, di ba? Yan ang message, di ba? Yung mga may kaaway ka at matagal na, kaibigan mo, hindi mo pataw niloka, patawarin mo na. Yun, di ba? Mas magaang yun . Mas masarap yun . Yung nagpapatawad kesa yung ikaw ang pinapatawad, di ba? Okay, nais ko munang batiin ng belated happy birthday dito ating mga kaibigan. Ito ay naging aking dating kaklase nung high school. Si Leo Manzanilla, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. That was yesterday. And of course, kay Kuya Nick Miranda. Yan, kapitbahay ko ito dati dyan sa Barangay Tatalon. Si Kuya Nick, happy birthday sa inyong dalawa. Alam nyo, napapansin ko lang din, pagka ako ay may mga importanteng lakad na sa labas, may meeting, talagang pumasok na rin sa sistema ng ating katawan, tayong mga Pilipino, talaga nakikita mo lahat naka-face mask. Ibig sabihin talagang na-recognize na lamang na natin yung importansya ng pagsusuot ng face mask. No? At talagang parang isa lang batas. Talagang parang rule of law na ito na paglabas mo o pakikipag-usap mo sa tao, wherever you are, you wear face mask. At maganda naman sapagkat talaga namang nakakatulong po ito sa atin. Bakit ko nabanggit yan? Sapagkat kanina pinag-uusapan din natin, lalong-lalo yung lumabas na tinatago natin na hoax lockdown, no? Yung hoax lockdown news, fake news po. Sa Manila at saka dito rin sa may Valenzuela from December 23 to January 3. Baka nabasa nyo yan sa social media, napakinggan nyo yan, at taikwento ng kaibigan nyo, kalokohan ho yan. Fake news daw po yan. At yan ay sinabi na rin ng mga kinaukulan ng mga authority na hindi po totoo yan, na magkakaroon ng lockdown mula December 23 to January 3. Ayan. Kaya pag nadidinig nyo yung ganyang klase ng balita bago maniwala, mag-verify na muna. Marami namang klase. Saan? Abay, di makinig kayo dito sa Teka, dito sa DWIC 882. At sasabihin nun namin sa inyo yung mga balitang yan, kung anong totoo at kung anong hindi. Okay? Now, kanina pinag-uusapan natin yung COVAX vaccine, di ba? Sapagkat worldwide, 65 million na mga tao na ang apektado, di ba? Ngayon, itong GlobeVax, samahan na ito, 189 countries, gusto nilang unahin talaga yung mga poorest of the poor at magkaroon ng equal, no, equitable distribution ng mga bakuna doon sa mga bansang kasapi ng COVAX Global. Sapagkat ngayon, this week, sa UK, meron na, di ba? Inuumpisahan na yan. Papasok na rin ng Amerika within a matter of days at iba't ibang mga bansa na. Kung mapapansin nyo, sila pa rin. Mayayamang bansa at malalaking bansa pa rin. Ang UK, ang Estados Unidos, di ba? Sila pa rin. At gayon din, mga multinational company. Now, itong sa bakuna, layunin ho nito, even ang Singapore, yung Singapore kasi, kasama rin siya dun sa coalition for the Epidemic Preparedness Innovations, no? CEPI, magkakasama po yan. Ang Singapore ay tutulong at magbibigay din ng $5 million para makapag-contribute
doon sa mga mahihirap na bansa for the poor countries for their people to avail free vaccines. Ayan, kung sakasakaling ang bakuna ay available na. Okay, so yan yung mga samahan ng mga bansa na at it is may contribution. Meron ho dito ng ano, dun sa contribution ng Singapore, merong 6 members ng Southeast Asian nations, Cambodia, Philippines, Laos, Vietnam, Indonesia, and Myanmar. Yan. So yan yung mga bansa na pwedeng makinabang dito sa naging contribution para sa COVAX, ano, global, no, vaccine ito at yan ay galing sa Singapore. So, kaya sabi nga eh, the virus does not respect borders. Isang news item, column po ito sa Philippine Star, sabi niya, nung nagsulat, the virus does not respect borders and no one is safe until everybody is safe. I think sa editorial ito, totoo naman, wala namang kinikilala at walang nire-respeto ang pandemya, ang COVID-19, pag kung ikaw ay Amerika, kung ikaw ay Singapore, kung ikaw ay mahirap na bansa. Pagka meron kayo, tahawa kayo dyan at hindi tayo maingat, hindi natin na-observe ang mga health protocols, eh tapos tayong lahat. Ah? Mas marami ang bilang na mahahawa. Sapagkat ngayon, dito pa lamang sa report ni Patrol No. 5 kanina, 1,574 new cases pumasok sa Department of Health for a total of 431,000 na po tayo plus total cases ng COVID sa Pilipinas. At ang total deaths po natin ay 8,572 with 18 deaths today. Okay, tutuloy ho natin yung usapin na yan tungkol sa global vaccine na yan, sa COVAX. Pero kanina, pinag-uusapan natin isa pang pandemya at isa pang magiging problema natin, ang problema sa baboy. Ayan. Ayan. The other viral epidemic, no? Ang magiging problema natin ay mga may kakaibang viral epidemic ito at ito ang ASF o African Swine Fever na nagsimulang magkaroon ng problema tayo even before dumating yung COVID-19 last February sa ating bansa. Ang ASF po ay nandito na noon pang 2019, last year, September. At meron po, ayon sa ulat, 400,000 ng mga baboy ang kinakatay or already culled nationwide upang maiwasan ang pagkalat at paglaki ng AFS. Ayon sa mga otoridad, ang baboy na may ASF kapag kinain ay hindi naman po harmful sa humans. Pero ang iniwa isan dito ay dumami pa at kumalat ang ASF o African Swine Fever. So sa pagkakataong ito, narito po ang ating makakapanayam ang Executive Director, si Executive Director Reldrin Morales ng National Meat Inspection Services or NMIS. Ayon. So, magandang hapon po sa inyo, Director. Magandang hapon po, sir, at magandang hapon po sa mga tagapakinig ng inyong programa. Opo, thank you for joining us. Kayo po ay nasa programang Teka Teka sa DWIZ. Mon Ilagan po ito, sir. Yes, sir. Yeah. Sir Mon, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. So kukuha lang ho kami ng update tungkol dito sa isang hindi naman bagong problema, pero matagal na rin po problema. Ito pong tinatawag natin na AFS, no? So totoo ba ito, Director? Meron na mga 400,000 na mga baboy po ang kinatay or culled nationwide upang maiwasan pa yung pagdami at pagkalat nitong ASF dito po sa atin. Yes, sir. Sir Mon, actually po, yan yung datos ng Bureau of Animal Industry, ng Department of Agriculture. Yan po yung total number ng mga baboy na kinatay na, no? Okay. Para maiwasan yung pagkalat. Ito po yung nandun sa ratios ng outbreak. So, pasok po siya dun sa ating protocol. So, ito po ay kinatay para hindi kumalat yung sakit. Opo. Sir, para sa kaalaman po natin, mas malaki po doon yung in-attrust ng total number ng ating produksyon. Mm-hmm. So may kinatay tayong 400 pero mas marami po yung nawala sa atin sapagkat una po doon sa mga lugar na apektado, marami po yung hindi na nag-alaga. At yes. Doon naman sa ibang lugar na malapit doon sa lugar na may outbreak, marami po yung nag-control naman ng kanilang pag-aalaga. Mm-hmm. Halimbawa po, yung ibang mga farms ay sabihin natin meron silang 300 na inahin. Mm-hmm. So usually po kasi times 10 yan eh, no? So yes. 300 sow times 10, you will have 3,000 standing pigs, no? So kung may 300
nagsasaw siya, maaaring nagbawa siya ng kalahati or even more dahil natatakot siya na baka siya ay tamaan. So in that regard po, umatras po yung ating total production. Okay. No? So far greater than doon sa actual culled animals natin o culled pigs. Yeah. Director, when you say umatras yung total production, no? So by how many percent yung pag-atras ito o yung pagbaba ng ating total production pagdating dito sa mga baboy? Sir, ang itinataya po ng private sector, no? Ang i-quote na lang natin na yung figure nila ay siguro po it's somewhere between 20% and 30%. Okay. Ng total production natin on the previous years. Yun po yung kanilang pagsaya. At kung ito po ay ibabase mo dito sa number, kung 20 to 30%, ilang libo po ito? Ilang daang libo po ito ng mga baboy, Director? Tayo po, sir, ay meron po tayong 12.7 million na baboy. Okay. So, kung itataya po natin yung 20% yan, so that's roughly about 2.4 million ano po yung yung i-atras niyan. Yan po yung pag-estimate natin. So anong epekto nito sa industriya at anong epekto? I mean, hindi ho ba tayo magkaroon ng shortage? Alam natin, holiday. So hamon, ay mga baboy, mga lechon, etc. So hindi ho ba ito maka-apekto at magkaroon tayo ng shortage? Sir, ito naman po yung sinasabi natin, ano, meron po tayong available na supply ng baboy. Apo. Bagaman, hindi po ito kasing dahil supply natin ng mga nakakaraang taon, kaya po nakikita po natin ito doon sa paggalaw din ng presyo. Okay. Medyo mataas din po ang presyo ng baboy ngayon kasi po alam niyo naman ang law of supply and demand, ano po. So we have big demand, tapos hindi naman ganun karami yung supply natin. But of course, ang sinasabi po natin, meron naman po tayong mga iba pang mga pagsukukuhan ng karne, ng baboy. So hindi pa rin po siguro yun ganun kalaki. Kasi po ang binabanggit po natin dito yung importation po. Importation, po. So yun po, meron po tayong local supply at meron din naman po tayong mga imported, pero ganoon pa rin po nakikita naman natin yung pag-translate po ng kakulangan ng local supply doon sa halaga ng presyo ng karne ng baboy. Kasi nga po yun pong mga kababayan din naman natin ay mayroon po silang tinatawag na consumer preference no, doon sa freshly slaughtered yung pagbili mo doon sa yung suki sa palengke, mainit-init pa yung baboy. Pag hinawakan mo, andun pa. So yun po, medyo may ganun po kasing preference yung mga Pilipino. Kaya pagaman may imported tayo, yun pong imported natin ay mostly nagagamit ito dun sa mga processing. Pero yun pong pagbili natin dun sa palengke ay dependent po tayo dun sa local supply. Ang epekto lang nito kasi, Director, parang tinitingnan natin na kung sakasakaling ganito, merong shortage, although meron tayong importation, is tama yung sinabi nyo kanina, so maaring tataas po ang presyo nito, especially holidays. Number two, yes, baka sir. Ho naman pag magtuloy-tuloy din ito yung problema ito, dahil sa we will also resort to importation, is ganun din, mataas pa rin para sa presyo ng mga consumers. Yes, sir. At saka po dapat po maintindihan din ng ating mga tagapakinig na ang problema po ng ASF ay hindi lamang naka-confine or hindi lamang po sa Pilipinas. It's a global problem, ano po. So kagaya po halimbawa ng bansang China, sa China po kasi almost 40% of total swine production ay attributed to China at tinamahan siya ng ASF. So ngayon po, you can only imagine na kung meron silang 400 million na baboy, almost half a billion ang kanilang baboy at nawala yung good part of it. So they also will impact on international or the global market ng pork, ano po, yung cattle baboy. Yes. So when they buy, they will always secure, ano po, yung big chunk ng available na supply at the global market. Because they also can pay premium, ano po. So ganun po yung impact niyan sa global trading ng pork. So tama po kayo, bagaman available din yung imported, meron pong
pagalaw din ng presyo doon sa imported na pork. Oo. Po. Oo, yun ang concern natin doon, Director, kasi kung merong pagalaw na gano'n, sana ma-monitor din po natin. No? Who is the right agency, the Department of Agriculture, to monitor? O ang yes po, ang Department of Agriculture po ay may Bantay Presyo Task Force at nagmo-monitor po tayo ng kasama rin po doon sa Bantay Presyo Task Force din naman ng NMIS at nagmo-monitor po tayo ng presyo ng pangunahing pilihin, yes, kagaya po nitong karne ng baboy. So kagaya po ngayon, as of December 2 po, ano, ang halimbawa po yung pork belly, yung liyem po natin, we are able to monitor po na there is a high price of 340 per kilo and in some areas low of 280. Pero on the average, ang prevailing po na nakikita natin ay 320. Mm-hmm. Ganun po. Ang kasim naman po, high of 300, low of 270. Prevailing naman po yung 290 pesos per kilo. So, ito po yung minomonitor naman natin. Meron din po tayong price freeze, ano po, dito sa mga pangunahing bilihin na to. Na naka in effect po ngayon. We just hope, no? Sana ay ma-monitor din po natin sapagkat of course may mga unscrupulous na negosyante, yes, magano magti-take advantage especially holiday season dahil ang tao nasa mood magluto, nasa mood gumastos kung may panggastos. Oo nga po. At mahaba po ang bakasyon. Luto talaga ng luto kasi ang Pilipino po talaga traditionally pork eaters po tayo eh. Mahilig kumain. Anyway, Director, alam ko meron kayong meeting pa. Thank you very much for joining us and we do appreciate. Marami ho kaming nalaman at sana nakapagbahagi po tayo sa ating mga tagapakinig. Thank you very much. Maraming salamat din, Sir Mon. Maraming salamat po. God bless you po. Bless you too. Si Executive Director Raildreen Morales ng National Meat Inspection Services or NMIS. Ayan. Kaya talagang napatunayan. So ang iningatan nila dito is huwag nang kumalat kahit maraming kinatay pero ang epekto nga dahil magkakaroon ng low of supply and demand, kukunti yung supply, tataas ang presyo. Magre-resort tayo, mag-i-import tayo, tataas ang presyo. Kaya medyo tipid-tipid. Okay, wala na po tayong oras. Maraming salamat po for joining me in the program Teka Teka ngayong araw ng Lunes. Sa ngalan po ng ating kasamahan, si Ray, Señor Pacheco, ito po ang lingkod. Moni Lagan, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo. God bless. Teka Teka, alas 4:30 na.